Ang susunod, ang aking presidente. Ang ating presidente. Ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Lenny Robredo! Kayo ngayong linggong umaga. Masaya na nandito ka na. Masaya! Kami po ay puyat na puyat dahil kahapon nasa Zambales, Bataan at Olongga po kami. Nung isang araw po nasa Laguna kami, bago ng Laguna nasa Batangas kami. Bago ng Batangas, nasa Camarines Norte, Albay, Sorsogon kami. Yung umpisa ng campaign period ay nasa Camarines Sur kami. Para po sa inyo, talagang sinisipagan namin. Alam po natin na marami tayong kailangan trabahuhin. Pero yung pinapakita niyong pagmamahal, yun yung nagbibigay sa amin ng lakas. Para araw-araw, gigising ng maaga, more than 18 hours magtatrabaho. Ayan, alam ko na marami dito mas mahaba pang oras kaysa 18 hours ang dinatrabaho. Pero ginagawa po natin yan para mas maraming mga kababayan natin ang makausap natin. Alam niyo po na nag-uumpisa pa lang kaming maghanda para sa kampanya. Nung inaaya ko pa lang po si Senator Kiko na maging running mate ko. Bukas ko ang aming mga mata na magiging mahirap ang laban na to. Unang-una, yung mga makakalaban namin matagal nang naghahanda. Pangalawa, wala po kami ng resources, wala kami ng makinarya, wala kami ng kalakasan ng mga politikong kasama nila. Ang sabi ko po kay Senator Kiko, ipapaglaban na lang natin to dahil sa paniniwala ng malinis at matapat na pamamahala. Pero maghanda na tayo na magiging malungkot ang laban na to. Nagpapasalamat po ako kay Senator Kiko dahil alam ko na ang pinaghandaan niya re-election bilang senador na siguradong mananalo uli siya. Pero yung inaya natin siyang lumaban sa isang napakahirap na laban, sumama siya sa atin at handang-handang makipaglaban. Ginagawa po natin ito dahil sa paniniwala natin na napakahalaga nitong eleksyon sa Mayo. Ang eleksyon sa Mayo, hindi na lang po ito contest na kung sino sa aming mga kandidato ang pinakamahusay, pinakamatagal na nagsilbi, pinakanapupusuan. Pero yung eleksyon sa Mayo, ang didesisyonan po natin kung anong klaseng pamamahala at politika ang gusto nating mamayani sa ating bansa
sa susunod na 6 na taon. Kahit po saan kami pumunta, nagugulat po kami sa dami ng tao na nagpapakita ng suporta. At mahahalata mo po sa enerhiya ng tao na hindi ito basta-basta suporta sa isang kandidato, kundi ito yung pagkadesididong tumaya. Hindi lang dahil mahal kami ni Senator Kiko, pero nalalaman na ang tinatayaan nila kinabukasan ng kanilang mga anak at apo. Yes. Sa mahabang panahon po, bawat eleksyon, pag nakikinig ako ng mga pangako, kinikilabutan ako. Dahil alam natin na bawat eleksyon, napakaraming pangako. Pero pag nakaupo na yung mga nangako, ay tila nakakalimutan na yung pinangako. Ngayon po, eleksyon na naman. Eleksyon na naman, marami na namang manliligaw at mangangako. Pero gaya ng sabi ni Senator Kiko, dapat hindi lang tayo nagpapadala sa naririnig at sa panliligaw. Pero hanapan natin sila ng resibo. Resibo! Resibo! Pag sinabi pong mahal nila yung mahihirap, lahat pong kandidato pag eleksyon, mahal ang mahihirap. Paano nila ito pinapakita? Pag nagbigay ba ng ilang kilong bigas? Pag tayo ay nawala ng trabaho, sapat na ba yun? Pagkatapos ng ilang araw, ubos na yun. Ano po yung pinapangako namin? Ang pinapangako po namin, isang leadership na matino at mahusay, isang pamamahala na matapat, masipag, malinis, dahil ito lang yung paraan para umangat yung mga nasa laylayan. Yeah! Ano pong gustong sabihin ang aangat ang lahat? Pag nawalan po ng hanap buhay, ang kailangan ng pamahalaan gawin, saluhin yung mga nawalan ng hanap buhay. Paano po sasaluhin? Halimbawa na lang yung aming pong programa dito, kailangan sa unang 3 buwan, pagkatapos siyang mawala ng hanap buhay, kailangan siyang bigyan ng unemployment insurance ng 80% ng kanyang sweldo. Pagtapos na yung 3 buwan na wala pa din siyang nahahanap na bagong trabaho, dapat ang gobyerno ang maghahanap ng kanyang trabaho. Pag siya po nagkasakit, hindi yung babangga siya kung kani-kanino para naghahanap ng makakatulong. Ganun yung ginagawa ng karamihan. Hindi nakakapag-dialysis. Kahit kailangan uminom ng maintenance medicine, walang mainom na gamot. Kahit kailangan ng doktor, walang pupuntahan ng doktor kasi hindi nila alam kung paano sila makakahanap ng libre doktor. Sa isang gobyernong matapat, hindi na kailangan bumunggo sa kung saan, pero ang pamahalaan ang magsisiguro na ang kanyang kahirapan ay hindi magiging hadlang para makuha niya yung serbisyo medikal na kinakailangan niya. Hindi kailangan humingi sa politiko, hindi kailangan pumunta sa kung sino, dahil ang gobyerno meron ng programa para sa kanila. Ang sinasabi po natin ngayon, meron tayong resibo. Nung ako po nahalal bilang pangalawang pangulo, hindi naging hadlang yung kawalan ng mandato, kawalan ng pera ng aming opisina para hindi kami makatulong.
ang pera, maghanap. Pero ang paghahanap po ng pandagdag, hindi yun basta-basta nahahanap. Mahahanap mo lang yun kung ang tiwala ng taong bayan nasa iyo. Pinakita po namin sa Office of the Vice President na kahit maliit yung kapangyarihan na binigay sa amin, ang trabahong binigay sa amin, talaga pong more than 18 hours a day. Ang ginawa po namin, pagkaupo lang namin, pinakita po namin na seryoso kami, nag-ISO kami, for 3 consecutive years, highest COA audit rating kami. Pagpapakita na malinis ang aming mga proseso, awardee po kami for excellence in human resource management. Dahil po sa aming mga resibo, maraming tumitiwala sa ating opisina. Bakit kinakailangan tiwalaan tayo? Dahil po ang gobyerno hindi niya kayang sagutin ang lahat na problema ng lipunan. Masasagot lang po ang mga pangangailangan pagkatuwang ng gobyerno ang ordinaryong mamamayan. Yan po yung klaseng pamahalaan na pinapangako namin sa inyo. Sisiguraduhin namin na magiging malinis, matapat, mahusay kami para walang naiiwan sa laylayan. Sinabi ko po nung first day of the campaign, ang pamahalaan, lalagyan natin ng tsinelas, papasuotin natin ng tsinelas para ang pinaninilbihan niya, hindi lang yung mga nakasapatos, pero yung papanilbihan niya, yung pinakasulok-sulukan, nabibigyan niya ito ng kinakailangan dahil matapat siya sa kanyang tungkulin. Sinabi ko din po noong February 8, na ang bagong magiging sentro natin ay laylayan. Pabahay, pagkain, medical assistance, edukasyon, napakaraming mga pangangailangan. Kahit po matataas yung marka natin sa economy natin, wala pong saysay yun kung may mga naiiwan sa laylayan. Pero ang pinapangako din po natin ng pamahalaan, bibigyan natin ng boses ang ordinaryong mamamayan dahil yung boses na yun ang makakapagbigay ng mga sapat na programa para din sa kanila. Yung mga nakakakilala po sa akin, alam na ako yung tipong leader na hindi lang nagbabasa ng report ng aking mga staff, pero ako mismo yung bumababa. Ako mismo yung nakikiusap. Ako mismo yung nakikinig. Dahil yun lang yung paraan para maramdaman natin yung kahirapan na pinagdadaanan nila. Yes. Lahat kong laban ko mahirap. Pagkatapos kong mawala yung asawa ko, bigla po ako naluklok para lumaban bilang congresswoman. Napakahirap na laban. Nung ako po nag-uumpisa pa lang, walang nag-aakalang meron akong pag-asang manalo. Nung ako po lumaban noong 2016, pag-umpisa ng kampanya, pang-anim ako sa anim na kandidato, dahil ako yung bagong salta, wala pang masyadong nakakakilala sa akin. Wala din pong nag-aakala na meron akong pag-asang manalo. Sa katunayan po, Enero na noong 2016, pang-apat pa din ako sa anim na mga kandidato. Pero sinipagan natin at dahil sa tulong nyo, nagtagumpay tayo.
2022, napakahirap ulit nung laban. Pero ngayon, dapat mas madali na sa atin dahil marami na tayong resibong mapapakita. Pag nangako tayo sa isang bagay, hindi na lang ito pangako, pero nagawa na at patuloy pang gagawin. Yes. Alam po natin na marami pa tayong hahabulin. Pero yung nakita nating pagmamahal kahit saan tayo pumunta, nagpapakita na taong bayan na mismo ang tumataya. Hindi na naghahanap, naghihintay sa mga leader, sila na mismo ang nagsasabi, ito yung pinaglalaban natin at handa tayong magsakripisyo para makamtan natin ang isang pamahalaan na nararapat sa atin. Sa punto pong ito, kanina inintroduce na ni Senator Kiko yung ating lineup. Gusto ko lang pong pasalamatan yung ating core group dito sa QC, na sila po talaga yung nagsasakripisyo mula October hanggang ngayon. Sa araw-araw na ginagawa, hindi nyo yan nakikita, pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos mula October, nung ako po ay nag-file, sila na talaga yung nagsasakripisyo. Gaya po ni Senator Kiko, taga-QC din po ako. Yung QC yung aking pangalawang tahanan. Totoo, Bicolano ako, pero pag andito po ako nagtatrabaho, taga-barangay Sacred Heart po ako. Ang aming opisina ay nasa Barangay Marianas. Kaya kami po ay QC residents ng buong buo. Pero gusto ko lang pong pasalamatan yung ating core group at tatawagin po sila. Hindi ko alam kung nasan sila. Pero ito po yung ating boss na talagang kahit retired na, nagre-retire na sana, ay nagdesisyon na makipaglaban sa atin. Nasaan po si Mr. Taddy Palma? Nandyan po yata si Mr. Taddy Palma. Ayan, nandyan pala si Mr. Taddy Palma. Palakpakan po natin si Mr. Taddy Palma. Mga kasama po ni Mr. Taddy Palma, Mr. Marcing Medalya. Nasaan po si Sir? Ayun, Councilor din ng District 2 ng Quezon City. Kasama din po natin si Mr. Ernesto Isla. Nasaan po si Sir? Nandyan sila. At hanggang ngayon, sila pa din yung punong abala. Kasama din po natin, kaibigan po ito ng asawa ko mula pa noong 1988, former Mayor June Simon. Hindi, ayan, nandito pala sa, naka-apron ka. Naka-apron si Mr. June, Mayor June Simon, magluluto yata mamaya. Ito din po, napakasipag. Yung mga taga, sino ba ang mga taga District 3 dito? Ayun, yung mga taga District 3, alam nyo na kung sino yung napakasipag, Councilor Peachy De Leon. Nandito siya, ayan po si Councilor Peachy. Napakasipag din, from District 1. Sino dito ang mga taga District 1? Councilor Mayen Wigo. Andito po sila sa harap. From District 1 din, Mr. Jonathan Africa. Hindi ko po alam kung nasaan sila, pero sa maraming salamat sa inyo. District 1 pa din, Mr. Chito Borromeo. Nandyan din po. Saka District 1 pa din, Mr. Bobby Fortuno. Pero ayan si Mr. Bobby, kamag-anak ko po siya. Kamag-anak ko siya, isa sa mga poste din natin for District 1. Miss Jeanette De Los Reyes Dumo for District 2. Nasaan po? Ayan, nandiyan po si ma'am. Miss Luz Sabilla for District 6. Pasensya na, hindi ko alam kung asan sila ngayon. Pero nandito po yata sa bandang ito. Mr. Melvin Tolentino ng District 4. Ayan, kadistrito ko si sir.
Mr. Noel De La Cruz ng District 5. Gusto din po nating pasalamatan yung mga nagpagod para po sa production natin ngayong araw. Director Floy Quinto, nasaan po si Direk? Nandyan siya somewhere. Salamat din kay Ms. Tessa Pascual sa kayong buong production crew. Maraming maraming salamat po. Ngayon ko lang po sila mapapasalamatan. Pero alam ko na mula October 7 ay sobra na yung pagod nila. Sulit naman po ang pagod. Nagpapasalamat din po tayo kay Mayor Joy Belmonte sa mainit na pagtanggap sa atin sa City Hall kanina. Sabi ko po, yun na yata yung pinakamatagal na biyahe from City Hall to QC Circle. Halos isang oras po kami bumiyahe dahil sa kapal ng tao. Kung hindi po ako nagkakamali, parang pangatlo o pang-apat ko na tong rally dito sa QC Memorial Circle. Nung ako po ay kumakandidato bilang Vice President, nakatatlong rally yata ako dito, including yung victory celebration. Napakarami din tao, pero po walang kapantay yung tao ngayong kumakandidato. Kaya maraming salamat sa inyo. Meron po akong aaminin sa inyo. Kahapon po na nasa Zambales ako, nakita ko po sa Twitter saka sa Facebook, yung umaga pa lang nakalagay 5,000 people daw yung expected. Sinasabihan ko na po yung team namin, huwag kayong maglalagay ng 5,000 kasi baka hindi naman natin makaya yung 5,000. Sabi ko okay na yun na sabihin natin na imbitado yung mga supporters, pero huwag na magsabing numero. Mukhang wala sa aking nakinig. Kasi nung tanghali na yung 5,000, naging 10,000 na. Tapos nung pauwi na po kami ng gabi, lalo ako ninerbios. Kasi ang nakalagay na 20,000 people expected. Pero mabuti naman pala na hindi sila sumunod. Dahil ngayong araw po, lampas-lampas tayo sa 20,000. Hindi ko alam kung yung mga nandito sa tent, nakita nyo yung tao sa labas. Mula po yan sa Quezon City Hall, napakakapal ng tao hanggang po lumipat dito. Ito po yung mga taong nagdesisyon na panahon na yung kapangyarihan natin, gamitin natin para mabago ang takbo ng ating pamahalaan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ang akin lang po ang pinakahuling makiusap. Kung tutulungan niyo po ako, sana po tulungan niyo din yung aking mga kasama dahil sila po yung magiging katuwa ko. Kasama po natin dito yung aking partner. Palakpakan po natin ang susunod na Vice President, Kiko Pangilinan. Kasama din po natin Senator Sonny Trillanes. Kasama din po natin Attorney Alex Lacson. Kasama din po natin ang kampiyon na mga manggagawa, Attorney Sunny Matula. Kasama din po natin ang ating warrior against corruption, Senator Dick Gordon. Kasama din po natin ang nagpakita na hindi lang ng kanyang husay, pero yung kanyang gininto ang puso para sa mga mahihirap, Senator Risa Hontiveros. Risa!
natin siya kasama physically. Bit-bit natin siya sa ating mga puso. Senator Laila De Lima! Laila! 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 And Laila. Last but not the least, ang kampiyon ng mga katutubo, ang kampiyon ng pag-alaga ng ating kaligasan, former congressman, former governor, former mayor, Teddy Bagilat! Umaharap po kami sa inyo ngayon, nangangako na gobyernong tapat, ayan po!